So mga tol, nagpahayag nga si Kit Norman sa artikulo ng Boxing Scene. Sinabi na ito mga tol na gusto nga daw niya makakalaban si Terence Crawford at ang mananalo daw sa kanila ay lalaban daw kay Errol Spence Jr. Naghihintay nga lang daw po si Turman ng tawag galing sa promoter na si Alaymon at matyagang maghihintay sa loob ng 5 hanggang 6 na buwan para daw maikasa ang laban nila ni Crawford. Ang pinakamahirap nga daw mga tol na isipin na makita daw natin na naglaban si Errol Spence Jr. at Yordanis Ugas na dapat daw ay makikita natin ang laban ni Turman versus Errol Spence Jr. Subalit hindi nga daw ito nangyari mga tol sapagkat mula daw na matalo siya kay Manny Pacquiao noong 2019, si Pacquiao na daw ang makakalaban dapat ni Spence kung saan hindi naman natuloy sapagkat nagkaroon ng injury si Spence sa mata. Ika pa nga ni Turman mga tol, muli nga daw siya magbabalik sa tuktok kung saan pinagharian daw niya ang welterweight division at muli daw niyang sasakupin ang mga elite fighter na may hawak ng titulo na sina Errol Spence Jr. at Terence Crawford. Dagdag pa ni Turman mga tol, lumaban nga daw siya dati kay Pacquiao ng walang pag-aalinlangan. Kahit nga daw kakagaling niya lang sa injury sa kanyang siko at kamay, pag-iisipan nga daw ni Turman mga tol kung aakit nga daw siya ng division pagkatapos ng taon na ito. Pero mas gusto nga daw niya na gumawa muna ng kasaysayan sa welterweight division. Ang pagharian muli ang division na dati niyang pinagharian. Pero sa pahayag nga ni Spence mga tol sa kanyang tweet dati na ayaw nga daw niyang makakalaban itong si Turman. Siguro ay dahil walang makukuha si Spence kay Turman. Pero kung matuloy ang laban ni Turman kay Crawford at manalo si Turman, siguradong lalaban na itong si Spence kay Turman kapag may hawak na itong titulo. Pero kung matatalo si Turman kay Crawford, baka mapilitan na lang na umakyat si Turman sa super welterweight division dahil hindi na ito pagbibigyan ni Spence na lumaban sa kanya. Sa kabilang banda naman mga tol, muli nga po magbabalik ang kababayan natin na si Marlon Tapale sa Mayo 14. Laban dito kayo si Estrella ng Mexico. Undercard nga po ang ating kababayan sa laban ng Charlo versus Castaño 2. Lalaban muna si Tapales bilang tune-up fight. Habang naghihintay sa title shot ng kampiyon ng IBF at WBA Super Bantamweight na si Morojon Akmadeylev. Sa hindi po nakakaalam mga tol, mandatory po si Marlon Tapales sa IBF na hawak ni Morojon. Pero bago nga makalaban si Marlon Tapales na itong si Akmadeylev, uunahin muna daw ni Akmadeylev itong mandatory niya sa WBA Super Bantamweight bago daw makalaban si Marlon Tapales. Kaya naman, lalaban muna si Marlon Tapales para hindi ito kalawangin. Pero hindi din magpapakumpiyansa ang ating pambato dahil lahat ay pwede magbago sa isang iglap lang. Kaya ang pagkakataon na ito ay hindi na dapat aksayahin ng pambato natin. Gayon may potensyal si Marlon Tapales na maging kampiyon sa Super Bantamweight. Kung maalala kasi natin mga tol, na dati na naging world champion si Marlon Tapales sa Bantamweight Division at nahawakan ng titulo ni Casimero na WBO sa Bantam noong 2016 laban sa Thai fighter na si Panya Utok at nanalo si Tapales via knockout sa round 11.